Isang umaga, kinuha ko yung bag ko kasi magiging packing nga pala ako. Naglagay na ako ng damit at saka ng short. Wala nang grip kasi hindi naman ako nagsusuot yun. Siyempre, safeguard, skincare is life. Dalawang araw kasi kaming mawawala. First time ko lang aalis ng Pilipinas. Kasi pupunta kaming Pangasinan. Naiwan yung isa kong kapatid. Kasi siya mag-aalaga at magpapakain kay Natro at Saruka. Hayaan nyo, uuwian ko kayo ng ulam. Maaga aalis kaya hindi na ako naligo. Naaalala ko nung bata ako. Kumakain ako nito, nakalimutan ko kung anong tawag. Para siyang biskit o tinapay na mayroong iba't ibang kulay sa taas. Hanggang ngayon pala meron pa rin nito. Pero di ko pa rin alam kung anong tawag. Andito na pala yung limousine. First time ko lang makakasakay sa limousine. Kaya inais na namin yung gamit namin bago sumakay. Kung nasan ako, syempre, hindi pwede mawala si Wena. Charot! Syempre, kung nasan ako, andun din si Boy Skincare. Ako lang ba o kayo din? Hindi ko kasi kaya matulog sa ibang bahay or kahit sa amin. Nahihirapan ako makatulog kapag wala yung pom ko sa paa. Kuskusan ko kasi to eh. Kahit sa sahig ako mahiga, basta may pom sa paa, okay na. Syempre, dahil Girl Scout ako, Boy Scout ako. Nagdala akong candy para hindi ako mahilo. Ding! Ang bato! Snow Bear! Charot, darna! Kaya pala gusto sa sulok ni Boy Skincare para makapag-moment siya. Syempre, ang gitera lang ang pig ko. Gusto ko ako din. Tsaka bakit ka kasi nagmamoment, kasama mo naman ako. Syempre, hindi ako papatalo, dapat ako din, no? Minsan ko lang i-feel na nasa music video ako. Kasi sa jeep ko lang yun naranasan. May pre-taste pa ng buhok. 6 na oras ang babiyahin namin. Wala kaming baon na kanin. Puro chichirya lang, pantawid guto. Buti na lang mabait ako. Dapat sa akin lang to eh. Buti nga sinishare ko pa eh. Minsan lang ako maging sweet kay Boy Ubo, pero bakit bigla mo naman... Yeah, kadiri naman to. Minsan lang kita subuan na ubo ka pa. For the lagay na alcohol tuloy ang person. Eto nga pala yung mga ganap namin habang nasa loob ng sasakyan. Sinarado ko na lang tuloy yung aircon. Nilalamig kasi si Boy Skincare. For the comfort tuloy ang jowa. Sobrang sweet naman natin dito. Sa sobrang sweet natin, para gusto ko tuloy picturean tapos ipaprain. Sabi sa inyo totoo eh, totoong may forever. At kaming dalawa na Boy Skincare ang magpapatunay na may forever talaga. 5 hours straight na kaming bumabiyahe. Naiihina ako pero wala akong choice kundi pigilin to. Nasa Pangasinan na pala kami. At may nakita kaming McDo. Tumigil muna kami para lahat kami makaihi. Ganito pala sa Pangasinan. Halos walang katao-tao. Kahit nung pagpasok namin ng McDo, halos kami-kami lang din yung nagpasukan. Kaya nakakahiya naman, masyadong obvious na pumasok na kami para umihi. Kaya syempre, umorder na rin kami. I mean, si Skincare lang pala yung umorder. Para hindi nakakahiya na makikihi lang ako. Kunyari na lang, sinasabi ko yung order ko. Habang naghihintay si Skincare na order niya, ako naman ay naghihintay para makagamit ng CR. Dapat pala kapag malayo, nagsusuot na lang ako ng diaper. Lesson learned, dapat magsuot ng diaper pag malayo pupuntahan. Hi, so wakas na kapag CR din. Habang naghuhugas ako ng kamay, bigla ako nagulat na patingin ako sa salamin. Akala ko kasi si Daniel Garcia, ako lang pala. Kaya nung paglabas ko, meron nagpa-picture sa amin. Akala ko nakalala niya kami as Team Dugyat na vlogger. Kaya pala talaga siya nagpa-picture kasi akala niya talaga ako si Daniel Garcia. Si Daniel, yung jowa ni Catherine Fernando sa Channel 2. Konting-konti na lang at makakarating na kami dito sa Poso Rubio Manga Planet. Kaya pala tinawag na Manga Planet kasi sobrang dami manga dito. Napawawa ko kasi sobrang ganda dito. Nakakita ko na upuan ng mga princess. For the posing ang person. Dito nga pala kami mag-i-stay. Meron kasi akong biniling bahay dito eh. Garden pa lang itong pinapakita ko sa inyo. Nakakita rin ako ng pink flower. Syempre usapang pink, naalala ko tuloy sa Boy Skincare. Ito pala ang bunga ng aking pagbablog. Nakabili ako ng second floor na bahay. Di ba obvious kang kulay ng damit ko yung bahay ko? Ito kasi yung favorite kong color eh. Kaya thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Charot, bisita lang din ako. Nagkakainan na pala, hindi ko pa alam. Wala siya kang person. Sa kainan, bawal ang hiya-hiya. Kapag tinamaan ka ng hiya, guto mga abutin mo. Ayoko kayang maubusan. 6 hours ako sa sasakyan, no? 6 hours din ako nagtiis ng guto. Ang sarap, andoks. Grabe, isang bagaw-baw pala yung kanin at ulam ko. Ngayon ko lang na-realize, punong-puno pala yung plato ko. Nakakahiya, bisita lang ako pero ang dami kong kinuha. Kaya lumipat ako ng pwesto. Ako kasi yung last na kumuha ng kanin, wala na. Charot lang, gusto ko talaga katabi sa Boy Skincare habang kumakain. Habang kumakain ako, sa kanya ako nakatingin eh. Ang sarap ng fried chicken. Ano ba tong andoks, fried or ihaw? Grabe, medyo ang ob-ob ko sa part na to. Sobrang nabibilaukan na ako pero bumalik pa ako para lang ipakita sa camera na umiinom na ako. Ano yun, for the vlog? I think hindi nakain ang ginawa ko. Ito na yata yung tinatawag na lamon. Sobrang dami ko kasi nakain, gutom na gutom kasi ako habang nasa biyahe. Kaya lang umilis na yung ulam ko, kaya ako na din. Mas napagod pa kami kumain kaysa sa biyahe. Kaya yung mga chan namin naglalakihan na. Ay chan ko lang pala. Halos gabi na nung nakasunod yung girlfriend ni Boy Skincare. Hindi naman kasi talaga siya pink Barbie. Ang dami nagkakagusto kay Boy Skincare. At nag-a-apply bilang Girl Skincare. Tapos na ang pila, may nanalo na. Yee! Grabe ang sweet nyo. Hoy, nilalanggap na kayo dyan. Kilig si pink Barbie. Kinabukasan pagising namin. Si Boy Skincare nagpasama sa akin, maninigil agad ng utang. Mayaman, nagpapautang. $200. Dito na at bibili na kami ng umagahan namin. Pupunta lang naman kami tindahan. Bakit may aso? Dapat daw wag gagalaw kapag sinugod ng aso. Buti na lang meron nakakilala sa amin tricycle driver at niligtas kami sa aso. Doon pa kami bibili ng itlog. Itlog lang bibili namin. Meron nga pala ako tinuro kay Boy Skincare. Nakakita kasi ako ng pink flowers. Basta pink si Boy Skincare ang naaalala ko. Sobrang bango kasi ng mga flowers kasi bango ni Boy Skincare. Agawa at magbebenta pala kami ng pabango. Ang pangalan ay Pink Perfume.
doon na tindahan. Nakakita na naman ako na nakakagulat. Kaya tinuro ko agad kay Boy Skincare. See, hindi namin ini-expect na meron palang upo sa Pangasinan. Grabe, sobrang haba. Favorite kasi namin to. Namimiss ko na tuloy kumain ng upo. Yan lang na. Huwag itignan yung aso. Huwag yung sitignan. Habulin tayo niya. Huwag itignan. Ino. Bakit ganun? Misan na nga lang may maghabol. Bakit aso pa? Grabe, ouch. Ito yata ang tindahan. Sa wakas, nakita rin kitang tindahan ka. Ay, sa wakas, makakakain ako ng hotdog at itlog. Nagkikrib na ako sa hotdog at itlog. Matagal na, kagabi pa. Nagkainan pala kami ng hotdog kagabi. Kaya itlog at Milo na lang ang bibili namin. Pabili nga po. Pabili. Pabili po. Pabili. Pabili akit. Pabili. Hi, kabo. Ano po? 3 Milo, 5 itlog. Ayubos na po. Sige po. Ano na lang po? 3 Milo. Ano na lang yun sa kabila, pwede namin makasipan. Okay, dahil walang itlog, lilipat kami ng tindahan kasi itlog na si Skincare. Diba? Buti ito lang yung tindahan, lapit lang. Ay, sa wakas, makakain ako ng itlog. Pabili nga po. Pabili. Pabili. Pabili nga po. Pabili. Pabili. Pabili nga po. Pabili nga po. Ano yun? Itlog. Apo. Ay hindi, sampu na po. Sampu. Parang scramble natin, tayo na makakain. Ito magdalo pa ha. Ako dali. Mission accomplished, nakabili rin kami na itlog. Pinaluto ko na agad kay mama yung itlog. Kaso wala pa palang kanin, kaya nagkape muna ako. Sarap kaya ng kape sa umaga. Yung kape ko nga pala ay Milo. Grabe ang sarap, isaw-saw ng tasty. Pero kunti lang kinain ko kasi baka hindi na ako makakain ng itlog eh. Inilisan ko talaga yung kain. Para habang nagsasayang at naluluto yung itlog, natutunaw na yung kinain ko. Minsan lang kaya kami makakain ng masasarap. Sabi kapag makalat daw kumain, ibig sabihin daw noon masarap. Sa wakas, naluto na yung itlog at sinaing. May kasama na ring pansit kanto. Kaya kami maaga nagkainan. Kasi alis na kami at meron kaming pupuntahan. Hulaan nyo kung sino ang ikakasal. Si Boy Ubo, si Boy Susi, si Boy Skincare, or ako, or none of the above. Alas 9 na, alas 10 kasi magsisimula yung kasal. Well, hindi pala ako yung ikakasal. Pero ang motive kasi kailangan magsuot ng kulay red. Kulay red na maroon. I'm so happy kasi couple partner kami ni Boy Skincare. Andito na kami sa simbahan ng Pangasinan. Grabe, pagbaba ko, sobrang ganda dito. Para ako nasa TV sa Channel 2. Sobrang laki na simbahan para ako nasa Italy. Pinsan ko pala yung ikakasal. Thank you. For the pasyal-pasyal lang si Boy Skincare at si Girl Skincare. Ano ba yan, Boy Skincare? Nagsiselos ako. Charot, I'm happy for you. Kamustahin nga rin si Boy Ubo? Inuubo pa rin ba siya? Hindi ko kaya ang init dito sa Pangasinan. Kahit bawal pang pumasok na ako. Sasabihin ko na lang vlogger ako. Kasi ganun ginawa ng Skincare kaya siya nakapasok. Magsasorry na lang ako. Charot lang, pwede talagang pumasok. Ang totoo niya, nagdasal talaga ako na sana makita ko na yung dawan ko. Sabi ko, dumaan sa likod ko kung sino man yung makakatuluyan ko. At sobrang happy ko at bigla itong natupad. Baka tayo talaga para sa isa't isa, Boy Skincare. Ba't kasi hindi tayo na lang, pwede naman eh. Mag-story time tayo para ma-inspire kayo. Sa Facebook lang sila nagkakilala. At 3 years silang magkausap, LDR silang dalawa. At once na magkita sila ay magpapakasal sila. And boom, the rest is history. Boy Ubo, ano na? Sana makita mo na rin yung forever mo. I'm so happy for you kasi meron pumayag na mga partner ka. Charot, ano nga bang next after ng kasal? Eddie, kain na na! Maka-vlog ka, kuya? Shout out! Andito na pala kami sa venue. Stay strong pala sa bagong kasal. Grabe, entrance pala ang pakiramdam ko. Nasa Encantadia ako. Ang swerte ko, katabi ko lang yung kainan. Mauuna ako sa pila. Konting tiis na lang, Boy Skincare. Makakakain na tayo. Good to me, yarn. Sa wakas, nakasandok na rin kami. Sorry na agad kung hindi ako marunong magkutsara tinidor. Grabe, dabis yung pansit nila. Sobrang sarap ng pansit kaya nagustuhan ko talaga. Kaya nung naubos, humingi pa ako. Sakto, wala ng pila kasi busog na mga tao. Dalawang sandok na sana yung hihingin ko para hindi na ako bumalik. Sumisenyas ako ng isa pa. Kaso bawal pala. Siguro dapat ubusin muna bago humingi ulit. Kasi hindi na niya talaga ako binigyan. Sorry na, hindi ko kasi alam eh. Sige, ubusin ko muna to. Medyo sad tuloy ang person habang kumakain ng pansit. Parang bata lang na hindi binigyan ng candy. Charot, pero sarap talaga ng pansit ha, promise. So wakas, tapos na ang kasal, tapos na rin ang kainan. Ulan nga na promise ko dahil dalawang araw akong nawala. Ang sabi ko ay uuwian ko ng ulam si Naturo at si Saruka. Wish granted. Pansit na nga lang kinain ko eh. At yung crispy pata ay para sa inyo. Ganyan ko kayo ka-love. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.